ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dala. Tanay inakoniya at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya nang walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalan mo iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak at sa aking dalangi ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol.
Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Napakinggan po natin sa ating mga pagbasa kung gaano kadaling mapagkamalang kabanalan ang takot. Ang pagtugon po sanang ninanais ng Diyos ay ang pagpasok sa malalimang pakikipag-ugnayan sa Kanya at dumalo sa iba na naghahanga din ng parehong pagtugon. Hindi takot. Sa likod ng takot na ito, mga kapatid, ay naroon naman ng hiya, yung shame. Medyo mahirap-hirap trabahuhin paghiya. Mabuti pa yung guilt. Alam niyo ang kaibahan ng hiya sa guilt o nung shame sa guilt? Kapag ikaw ay mayroong guilt, ang sinasabi mo eh, patawarin mo ako, Padre, sapagkat ako ay makasalanan. Yung ganun, ano? Nagkasala ka, nakagawa ka ng kasalanan. Pero yung shame, yung hiya, ang sinasabi nila eh, patawarin mo ako, Padre, sapagkat ako ay makasalanan. At pagka medyo matindi-tindi yung shame, nape-personify pa ang kasalanan. Ako ay kasalanan. Bukod pa sa ako ay makasalanan. So, medyo malalim-lalim ang pinanggagalingan ng hiya.
So nahihiya tayo kung minsan. At inaamin natin na marami pa tayong dapat trabahuhin sa ating sarili, sa pakikiharap sa Diyos at sa ating kapwa. Nakita natin ito nung Huwebes. Nang sabihin ni Simon Pedro na, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang mamalayan niya ang presensya ng Diyos, iginupo siya ng kanyang takot, ng kanyang hiya, na nanggagaling naman sa kanyang sense of unworthiness and inadequacy. Kulang ako, hindi ako karapat-dapat. Yan ang mga dialogo ng mayroong sense of unworthiness and inadequacy. Sa kabilang banda ay ang kawalang takot naman ng mga alagad na suwayin ang mga reglamentong takot na suwayin ng ilang Pariseo. Magtatanong ka, bakit may lakas ng loob silang gawin iyon? Yung tahasang pagsuway sa mga binabantayang batas o reglamento ng mga Pariseo. Ginugol nila ang buhay nila doon sa pagbabantay ng mga batas na iyon. At kung titingnan natin, hindi naman sila ang masasamang tao. Inihiwalay nga nila ang kanilang sarili sa lipunan para pangalagaan ng mga batas na iyon. Kaya lamang, ano ba ang meron sila? Yung tinatawag natin na shameful fear. Yung takot na parang napaparalisa ka, sumasakal na takot. Iba yun dun sa takot na reverential, yung mayroong paggalang, mayroong respeto sa kung sino ang iyong kaharap. Takot na ma-offend mo ang Diyos. Tinukoy naman Jesus yung presidents, ano, yung mga pamilyar sa mga batas. Mayroong mga presidents naman. Ang presidents na tinukoy ni Jesus ay yung ginawa ng Haring David at ng kanyang mga kasama. Tinukoy niya yung First Book of Samuel, chapter 21, verses 1 to 6. Nang dahil sa gutom ay kinain ni Haring David ang pagkaing nakalaan lamang sana sa mga saserdote. Ano kaya yung pagkaing yun? Ano? Masarap siguro pagkaing sa mga saserdote lamang nakalaan. Tayo salo-salo na eh, no? Yung kinakain natin, kinakain nyo rin. At minarapat po ng mahal na po ang Jesus Nazareno na ang kining tama ang ginawa ni Haring David. Dahil sa malaliman nating pakikipag-ugnayan sa Diyos, yun ho kasing malalimang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nararapat lamang na magpalaya sa atin mula sa mga takot na sumasakal sa atin. Ang Diyos po kasi ay hindi batas na dapat sundin. Nang nakapiring ang mga mata, Diyos siyang mapanlikha at mapagmahal na nag-aanyaya sa malalimang pakikipag-ugnayang ito sa Kanya. Hindi namimilit, hindi nag-i-impose, nag-aanyaya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon sa ginawa kami ng iyong salita o Panginoon.
Tagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway, kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway, unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa sa pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway, hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway, hilumi ng Diyos. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway, mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming kapwa. Unawain sila, igalang at gabayan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng amin gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, nakahanda na ang piging, makipagtipan tayo sa Diyos. Manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo,
Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Itinuring po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi po natin sa isa't isa araw-araw ang kapayapaang naghahari sa ating kalooban. Peace to you. Peace to you. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kay papalad nating inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa mundo
dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, huhugas sa mga sala. Halikayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Well,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.